Kidlat News Updates. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, tiniyak ng Administrasyong Marcos na sapat ang supply ng tubig sa bansa sa kabila ng pinangangambahang epekto ng El Niño phenomenon. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasunod ng kautusan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na gumawa ng paraan para maibsan ang negatibong epekto ng El Niño. Kasabay nito, inihayag ng Water Resources Management Office na maglalabas sila ng mga pamamaraan bilang paghahanda sa nakaambang tagtuyot. Samantala, nag-anunsyo ang Maynila Water Services na makararanas ng water interruption ang kanilang customers simula ngayong araw, July 12. Sa advisory ng Maynila, makararanas ng supply cut ang West Zone gaya ng Caloocan, Navotas, Malabon, Valenzuela, Manila at Quezon City mula alas 7 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Naglatag ang Commission on Higher Education o CHED ng mga paksa na nais nilang marinig sa ikalawang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo. Ayon kay CHED Chairman Prospero de Vera, nais niyang magkaroon ng balanse sa admission at acceptance rates ng mga universidad sa bansa na nag-aalok ng free higher education. Kinumpara ni de Vera ang admission sa University of the Philippines at Polytechnic University of the Philippines. Sa panig naman ng Department of Education o DepEd, humingi ito ng suporta sa Teachers Education Council upang mapabuti pa ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Isinulong din ng DepEd ang pagpapabuti pa ng teacher education maging sa pribado man o pampublikong paaralan. Pinag-iingat ang publiko sa pagbili ng karne sa mga pamilihan. Kasunod ito ng raid ng mga tauhan ng Department of Agriculture o DA, katuwang ang Bureau of Customs, National Meat Inspection Service o NMIS, at iba pang ahensya ng gobyerno kung saan natagpuan ang tone-toneladang karne ng baboy at baka sa dalawang bodega sa Maykawayan Industrial Subdivision, Maykawayan, Bulacan. Nasamsam sa cold storage ang mga imported na karne na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 35 milyon pesos na inangkat pa umano noong 2021 at 2022. Ayon sa ulat, hindi naligtas kainin ang nasamsam na produkto pero nire-repack at ibinebenta pa sa mga pamilihan. Samantala, inilagay sa state of calamity ang lalawigan ng Bataan dahil sa outbreak ng African Swine Fever o ASF. Sa datos ng Bataan Provincial Veterinary Office, 300 mga baboy ang nagpositibo sa ASF. 5 bayan sa lalawigan ang inilagay sa red zone matapos makumpirma ang sakit na nakakaapekto sa 25% ng hog raisers sa probinsya. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.